Lamang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto niyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga, gumawa na rin ito ng mga independent films. At ABP, audiovisual presentation, at by photography and video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com. Marami pong salamat! Kaya natin to! Awan, isang maulan. Ana araw ng Miyerkules. At welcome as Radyo Mindanao Astig. Alas 5 po lamang. At kasama ang aking technical director, napakasipag. At number one fan ni... Sino yan? Si Alawi ba yan? Ivana Alawi. si Reynold Ong. number one fan ni Ivana Alawi, mga kaibigan. E paano pag biglang mag-propose sa kanya si Ivana Alawi? Reynold, will you marry me? Ha? Alagay ko. Itong aking technical director, lilipat ng ano bang country si Ivana? Dubai ba? UAE? Anyway, mga kaibigan, oy! Yung mga drivers ng mga utility van. Todo ang pasasalamat, mga kaibigan, kay Mayor Beng Climaco. Matapos makiusap itong si Zamboanga City Mayor Beng Climaco sa LTFRB upang payagan yung mga utility vans na bumiyahe hanggang downtown Zamboanga. Ang problema kasi rito, mga kaibigan, yung order ng LTFRB ay hanggang IBT lamang sila, yung Integrated Bus Terminal. Kaya naman yung ating mga kababayan, hirap na hirap dahil nagdodoble yung kanilang sakay. Sinasabi ko naman sa inyo, mga kaibigan, itong si Mayor, lagi itong bumibisita sa iba't ibang lugar. Sakay ng kanyang van, kotse. Hindi alam to ng karamihan. Nag-iikot si Mayor. Nakita ni Mayor na sobrang haba ng pila dyan sa Integrated Bus Terminal. Dahil yung nanggagaling sa ibang lugar, hanggang dyan lamang, mga kaibigan, sa bus terminal natin. At kung pupunta sila sa downtown Zamboanga, ililipat na naman sila uli ng sasakyan. Because of that, mga kaibigan, pinulong ni Mayor Beng Climaco ang LTFRB, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, kasama ang LTO o Land Transportation Office at yung Philippine National Police. At pinag-usapan nga dito, mga kaibigan, yung pagpayag dito sa mga public utility vans mula sa mga East Coast barangay na dumiretso na lamang sa downtown Zamboanga upang maihatid ang kanilang mga pasahero. Ang dami kayang nagsusumbong kay Mayor. Yung mga pasahero, hirap na hirap, mga kaibigan. Sila mismo nagpapadala ng mga messages sa Facebook ni Mayor Beng. Kaya sabi ni Mayor Beng, dapat nang kausapin, makiusap ako sa LTFRB. Kawawa naman talaga, mga kaibigan. Yung imagine gano'ng kalayo yung Integrated Bus Terminal dyan sa Divisoria. At nagdodoble-doble ng sakay. Utos to ni mga kaibigan, ng LTFRB Regional Director na si Sarita Climaco.
na payagan na huwag i-allow itong mga public utility vans na dumiretso ng downtown Zamboanga dahil magkakaroon daw ng problema sa trafiko. Kaya anong nangyari dyan? Bawasan nga ang traffic, nahirapan naman yung mga pasahero. Kaya agad na nakiusap itong ating mayor sa LTFRB dito kay Regional Director Zerita Climaco. Pareho pa naman silang Climaco. At dahil sa meeting na yan, mga kaibigan, nagkaroon ng pagkakaisa ang lahat. At pumayag ang LTFRB to temporarily allow yung entry ng mga public utility vans, mga kaibigan, dyan sa downtown area. Habang pinag-aaralan muli ng LTFRB ang mas mainam na ruta. At dahil dyan, nakausap ni Mayor Beng, mga kaibigan, ang iba't ibang mga opisyal ng transport cooperatives at hiningan ng opinyon at ang kanilang mga concerns. Makikita niyo naman, mga kaibigan, sa mga larawan na ipinapalabas ng aming technical director na si Reynold Ong. At kasama sa meeting, mga kaibigan, si LTO Assistant Director Yul Lamping at si Assistant City Administrator Cesar Ras. Of course, ang napaka-sipag na City Secretary na si Attorney Kenneth Beldua. And of course, si IVT Supervising Transportation and Regulation Officer na si Rafael Evangelista. At iba pang kinatawan, mga kaibigan, ng Philippine National Police. At mismong si Mayor Beng, mga kaibigan, nagpuntang muli dyan sa ating Integrated Bus Terminal kahapon upang tignan ang ating bus depot para sa pagbabalik, panunumbalik o kaya itong tinatawag na new normal. Ay yung ating bus terminal, mga kaibigan, ay tumanggap ng mahigit sa 270 mga stranded individuals mula sa Maynila na dumiretso ng Cagayan de Oro City. And from there, mga kaibigan, hinatid sila ng 10 mga bus ng rural transit. Dumating to kagabi. At yung inspeksyon ni Mayor, mga kaibigan, kasama niya rin dito yung mga representatives ng LTFRB, LTO at ng Philippine National Police. Of course, ando doon yung supervisor ng IBT, mga kaibigan, si Rafael Evangelista, si Derek. Pakasipag din itong si Derek, mga kaibigan. At binigyan niya ng briefing ang ating mayor tungkol sa pagdating at paghahanda ng IBT sa pagpasok nitong mahigit na 270 mga locally stranded individuals. Thank you so much, Mayor Beng Climaco, at todo pa sa salamat yung mga drivers ng mga public utility vans. At nagpapasalamat din ang napakarami mga pasahero dahil dito sa intercession itong si Mayor Beng Climaco at sa kanyang pakiusap sa LTFRB na payagad yung mga public utility vans na dumiretso na lamang sa downtown Zamboanga. Eh, ganyan ang dapat. Alam nyo kasi, mga kaibigan, itong LTFRB sila ang in-charge sa mga ruta ng mga public utility vehicles.
Meron silang solo kapangyarihan dyan, mga kabigan. Kung anong sabihin nila, yun na lang. Pero hindi, kaya hindi naman matiis ni Mayor Benclima ko yung paghihirap ng ating mga pasahero. Kaya naman na yun. Siya mismo nakiusap, pinulong ng mahabang oras ang LTFRB. At pumayag naman. So maraming salamat sa LTFRB. Alright, thank you so much LTFRB. And of course, thank you very much Mayor Benclima ko. Mula sa ating mga pasahero at public utility van drivers. Oy, sa Sambuanga, talagang matindi na politika. Dami na kumakalat ng mga fake news. Yung mga trolls na sinisiraan itong si Mayor Benclima ko. Last term natin itong si Benclima ko, mga kabigan, na third and last term as mayor. Kung anong tatakbuhan niya, hindi natin alam. Pwedeng sabihin ni Mayor, ayoko na sa politika, magtatrabaho na lamang ako sa United Nations. Dahil kinukuha siya ng United Nations, mga kabigan. O pwede rin sabihin ni Mayor, okay, tatakbo na lamang akong vice mayor. Para mas maganda ang takbo ng city council. Or pwedeng sabihin ni Mayor, nako hindi, gusto kong mag-congresswoman uli. Dahil marami akong mga batas na gustong ipasa na hindi nagagawa, na hindi nagawa noon. So ayun yung mga options. Siyempre, pag last term na si Mayor Benclima ko, sino ang tatakbong mayor? Palagay ko, tatakbong siguradong ako. Muling tatakbo si Celso Lobregat. Dahil itong si Celso Lobregat, mga kabigan, palit-palit lang ng posisyon niya. Mayor, after nung kanyang terminus, 3 terms na mayor, tatakbo na naman sa congressman niya. Pagkatapos nung kanyang terminus sa congressman, babalik na naman sa pagka-mayor yan. Diba? Meron din ang ginawa nung kanyang ina, si Madam Kaling Lobregat. Galing sa pagka-congresswoman, after ng kanyang termino, naging mayor naman. Diba? Ganun din si Celso Lobregat. Pero sa tingin ko, mga kaibigan, yung kapatid ni Celso, si Jomar Lobregat. Siguradong-sigurado ko, tatakbo na naman ang congressman niya. Ilang beses lang tumatakbo sa Sambuanga, mga kaibigan, laging nadadapa eh. Talo. Tumakbo yan ng congressman sa District 1, talo ilang beses. Yung huli, tumakbo sa District 2 naman, talo pa rin. Ibig sabihin nun, ayaw ng mga tao kay Jomar Lobregat. Utang na loob, huwag na kayong tumakbo uli. Dahil ilang beses na kayong natalo. Siguro nasa isip ni Jomar, hindi, tatakbo ko uli. Kasi wala na si Beng. Last term na to ni Beng. Alam nyo, mga kabigan, baka may chance ngayon itong si Jomar Lobregat kung sakaling tumakbo siya. Di ba? Yung magkapatid na Lobregat, si Celso for mayor, si Jomar Lobregat for congressman. Yan ang nakikita natin. Pero siyempre, marami rin ang gustong maging mayor bukod kay Celso. Marami ang nag-a-aspire. At siyempre, andyan yung posisyon ng vice mayor. Dalawang posisyon sa Congress. Isang vice mayor, isang mayor. Pero sa opinion ko, mga kaibigan, kapag tumakbo si Celso Lobregat, siguradong mananalo sa pagka-mayor. Kahit sino pang itapat mo dyan, walang ibang makakatalo kay Celso Lobregat, kundi si Mayor Benclima ko. At yan ay napatunayan ni Mayor Ben, mga kaibigan. Kaya nga siya nanalo as mayor ng Sambuanga. Hindi lang paso niya itong si Celso Lobregat, napakalaki ng diferensya. Napakalaki, mga kaibigan. Ilang libo yun, 35,000, 40,000. Hindi makapaniwala si Celso Lobregat na tinalo siya ni Ben. Pero wala tayong magagawa, yun ang katotohanan, and that's the reality on the ground.
Pero ngayon, dahil hindi na makatakbo si Beng as mayor, papasok na si Celso. At ako, sinisigurado kong mananalo si Celso Lubregat for mayor sa 2022. Yan ang aking fearless forecast. At pwedeng manalo si Jomar Lubregat. Ang problema lamang dito kay Jomar, mga kabigan, nagdumadating lamang to sa Zamboanga kung kailan malapit na yung eleksyon. For sure, next year, andi dito na naman yan. At pag natalo na naman yan, bigla na naman maglalahong parang bulayan, mga kabigan. Babalik na naman sa Maynila yan. Pero may the best man wins. Wala namang iba makakatalo kay Celso Lubregat sa pagka-mayor. Masipag din itong si Celso Lubregat, workaholic. Kaya lang gusto nitong si Celso Lubregat, minamacromanage niya yung City Hall. Merong department heads . Ganyan ang ginagawa nitong si Mayor Beng. Hands off muna siya dahil meron siya mga department heads. Let the department heads decide for themselves. Pero si Celso Lubregat, macromanaging to, mga kabigan. Dahil perfectionist itong si dating mayor at dating congressman Celso Lubregat. Espanyol . Ang dugo. Gusto ng mga Espanyol, perfecto. Talagang magaling. Masipag. No doubt. Kung hindi magaling si Celso Lubregat, sana hindi na nalong congressman yan or mayor. Talagang magaling. Admitted tayo dyan, mga kabigan. Kinukover natin to si Celso noong pa sa panahon ng kanyang ina. Si Mayor Caling Lubregat. Napakabait ni Mayor Caling Lubregat. Naalala ko, nagbibigay pa sa akin si Mayor Caling Lubregat ng mga damit para sa nanay ko. Mga haba niyang damit. At sa pagdahikita niya, mahaba yung buhok ko. Dako, sabi niya, magpagupit ka. Ito, 200. Pagupit na ako na. At pag nagpe-press ko naman sa bahay, lahat ng mga media nandito doon, mga kabigan. Dahil masarap yung kape. At walang makakatalo kay Celso pag tumakbo siyang mayor, believe me. Itong si Congressman Manix Dalipe, may ambition itong maging mayor . Dahil noon pa, panahon ni Celso, talagang binabangga niya na si Celso. Nung mayor si Celso, vice mayor siya. Pero kung tatakbo si Manix Dalipe laban kay mayor, kay Celso Lubregat for mayor, alagay ko, mga kabigan, ilalampaso ni Celso Lubregat itong si Manix Dalipe. Diba? Yung mga proyekto ngayon sa distrito ni Manix, ando doon lagi ang tarpulin ni Manix. Literato niya. Parang pera niya ang ginamit sa pagpapagawa ng mga iba't ibang infra projects, mga paaralan. Nakalagay doon sa mga tarpaulin, this is where your taxes go. Tama yun. Pero hindi na kailangan ng litrata ni Manix Dalipe sa mga tarpaulin. Diba? Palyan . Ayaw ni Pangulong Duterte yan. Ganyan din ang ginawa ni Celso Lubregat doon, diba? May mga litrato. Kung tatakbo si Manix, ako, believe me, ilalampaso ni Celso Lubregat yan. Yung kapatid pa ni Manix Dalipe, si Councilor, si Konsehal Jan Dalipe. Baka tumakbo rin yung Vice Mayor to. O kaya, Congressman. Palagay ko, kung tumakbo ng Vice Mayor si Dalipe, malabo. Si Jan. Kung Congressman din, mas malabo rin. Ngayon, nandoon sila sa grupo. Sa grupo nitong mga kaalyado ni Celso Lubregat sa City Council. Tumalo ng bakod itong si Councilor Jan Dalipe at si Councilor Crisanto de la Cruz. Kawawa naman si Mayor Beng. Sumabit itong dalawang to, mga kaibigan, lalo na to si Councilor Chris de la Cruz. Nung nanalo, lumipat. Dahil ano daw siya, hindi niya raw ma-atim yung mga perceived na
overpriced na mga equipment na binibili ng city. Eh, nandiyan dyan ang commission and audit. Pabayaan na lang muna natin yung COA na gawin ng kanilang trabaho. Malayo pa eleksyon, 2022 pa, 2020 pa lang tayo nga, marami pang mangyayari. Pero I'm sure kapag tumakbo si Celso Lobregat for mayor, merong sariling lineup yan sa city council. Definitely, hindi makukuha, makikick out itong si Councilor De La Cruz at saka itong si Jan Dalipe dahil hindi naman sila talaga mga kaalyado na itong si Celso Lobregat. Siyempre, dyan papasok yung mga iba. Si Rudy Lim, baka pwedeng tumakbo muling yan. Marami pa. So, may marami pa pwedeng mangyari. Magkakaroon pa ng realignment yan. Pero ang tangi ko lang masasabi, na yung mga kumalas dito sa grupo ni Mayor Ben Clima ko, hindi na kayo makakabalik. Siyempre, hindi naman matitiis ni Mayor Ben Clima ko na tanggapin pa kayong muli. Matapos kayong kumalas at batikusin si Mayor Ben Clima ko, naku, I doubt it. Diba? May kasabihan ngang, sa mga kaibigan, tignan nyo muna. Tignan muna natin ang ating sarili sa salamin. Bago tayo pumuna sa iba. O kaya batikusin ang iba. Kung sino yung walang putik sa mukha, yun ang ano. Kaya kailangan, tignan muna natin sa salamin ang ating mga sarili. Eh ngayon pa lamang, nagkalat na yung mga payong nitong si Manix Dalipe, mga kaibigan. Meron pang mga t-shirt. Parang campaign na. Si Konsehal Jan Dalipe naman, aktibong-aktibo. At saka itong si Konsehal Crisanto de la Cruz, aktibong-aktibo sa pagkakalkal ng kung ano-ano sa mga purchases ng local government ng Zamboanga. Pero I'm sure itong si Chris de la Cruz ay hindi ito kukunin ni Celso Lobregat. Dahil dati, number one na kalaban itong si Celso, itong si Crisanto de la Cruz, sa dating pare. Kaya nga ang tawag sa kanya, Monsi. As in Monsignor. Diba dati, kini-question naman ni Monsi. Nung tumatakbo itong si Monsi, yung kung saan ginagastos ni Celso Lobregat yung intelligence fund. Diba? Eh, kaya naman, ganun din si Manix Dalipe. Kini-question yung mga gastos ng intelligence fund itong si Celso Lobregat nung siya yung vice mayor. At si Celso ay mayor. Misa nga, nung nag-abroad itong si Celso Lobregat when he was still mayor, napilitan siyang gawing acting OIC itong si, si Manix Dalipe. Ang unang ginawa ni Manix Dalipe, mga kaibigan, ipinapatawag yung, sino ba, yung budget officer o treasurero. nag-leap naman yung budget officer o treasurero siguro yun. tapos sabi ni Manix, yung naging acting mayor siya, gusto ko makita yung intelligence fund for the month, for this month, for the next quarter, blah, blah, blah. Yung pala, in-advance na ni Celso Lobregat. So walang nakuha. Walang nakita itong si Manix. Ang ginawa naman ni Manix para mapag-usapan naman, nagpunta naman sa isang gasolinahan. At nagpakarga ng gasolina yata sa mga sasakyan ng pulis. At sarili niyang pera ang ginamit. nako. Sa tingin ko, mga kaibigan, malabong manalo itong si Manix Dalipe. Kung tatakbo siyang mayor laban kay Celso Lobregat. Lobregat pa rin. Malayong malayo, mga kaibigan. Mas matalino itong si Celso Lobregat. Being a traditional politician, veterano, at magaling, masipag. So no doubt, mga kaibigan, yung pagbabalik ni Celso Lobregat. Si Vice Mayor
aga naman, Romel, si Meng Agan. Gusto man niyang tumakbo ng mayor, wala naman siyang pera. Yun din ang problema niya noon, walang pera sa kampanya. Ang kawawa dito mga kaibigan, kunyari si Celso ang tatakbo ng mayor for 2022 election, siya ang gagastos sa mga campaign materials sa mga konsehal niya. Ganyan ang patakara dyan. Kung ikaw ang leader, dapat ikaw ang gumastos. Yung mga konsehal pa naman, ako, ang totobats ng mga yan, mga kaibigan. Di ba? Bakit ka nga naman gagastos kung andiyan naman si Celso? Di ba? Tsaka ang mga botante kasi ng Zamboanga, mga kaibigan, name recall. Pag yung tumakbo na yung muli, yung isang konsehal, tatakbong muli yan, siguradong mananalo rin. Dahil yung name recall, mga kaibigan, nandiyan dyan. Hindi yan dahil sa magaling ka, masipag ka, hindi na, name recall. Kung hindi naman dahil kay Mayor Benkley Maco, hindi naman mananalo tong si Monsi de la Cruz. Ito'y ayon sa mga nakalagay dyan, na mga komento sa social media, sa Facebook. Meron dyan yung Voces de Maldito. Palagay ko, pro-clima ko yun, mga pro-Benkley Maco. Voces de Maldito. Maldito. Okay na yan. Kesa naman, Voces de Maldita. Diba? Anyway, tignan natin. Basta kung tumakbo si Mayor Benkley Maco for Congresswoman, siguradong mananalo siya uli. Bagla siyang siraan. Issue lang. Ang naging pagkakamali ni Celso Lubrigat noong nakarang election, mga kaibigan, wala siyang ginawa kundi batikusin itong si Beng. Ang gusto ng mga tao noon, yung plataforma de gobyerno. Ano ang inaasahan sa iyo ng mga tao? Wala. Ang naging concentration ng opposition noon, itong grupo ni Lubrigat, is to find fault dito kay Benkley Maco. Yan ang aking analysis dyan, mga kaibigan. Yan ang aking opinion. Yan ang nakikita ko noon. Di ba? Maraming issue ni race against kay Benkley Maco. Yung mga tao, ang lahat ng simpatiya na kay Benkley Maco. At ito, yung simpatiya niya, mga kaibigan, na-convert yan into solid votes. Pero naglabas naman si Mayor Beng ng kanyang mga previous winnings sa mga nakaraang eleksyon. Talaga namang consistent yung kanyang panalo, whether it be sa city council, sa vice mayor, sa congresswoman. Ako, talagang may magic wand itong si Mayor Benkley Maco, dahil mahal na mahal siya ng mga Sambonggenyo. Di ba? Talaga naman na dapat mahalin si Mayor Beng. Napakabait. Napaka-religyosa. Yung motherly figure niya, andiyan dyan. Yung pagmamahal niya sa mga Sambonggenyos, andiyan dyan. Wala na akong ibang adjectives na pwedeng ikabit dito sa pangalan ni Mayor Benkley Maco. Talagang para sa akin, outstanding, matalino, mabait. Diba? Kumbaga sa couple, mga kaibigan, perfect wife, perfect woman, perfect politician. Multi-award, diba, mga kaibigan? So, tignan natin kung ano mangyayari. At pag tumakbo si Celso for mayor, I'm sure mananalong muli si Celso Lubrigat. Kahit sino pang iharap mo dyan, si Manix Dalipe, si Joe Ledesma, si Meng Agan, kahit si Monsi de la Cruz, ako. I'm sure si Monsi, ilang beses nang tumakbo to si Monsi. I'm sure si Celso pa rin ang mananalong for mayor. Kaya abangan ninyo, mga kaibigan, yung pagbabalik ni Mayor Celso Lubrigat.
Pero mga kaibigan, ay si ang Pangulong Duterte, nag-virtual presser, nag-press con mga kaibigan. Madaling araw, ano ba naman nangyayari dito kay Duterte? Ang mga press con nito mga kaibigan, mga virtual presser nito, mga meeting sa cabinet. Kung hindi hating gabi, alas 12 ng madaling araw, alauna madaling araw, imagine, umaga na. Lagi yatang tulog itong si Pangulong Duterte sa araw. Ha? Bakit laging late at night o kaya sa madaling araw ang mga pressure nitong si Duterte? Ano bang ginagawa ng Pangulo sa araw? Hindi natin alam eh. Hindi katulad ng mga nakaraang presidente mga kaibigan, talaga naman makikita ninyo, andyan dyan, nagtatrabaho. Ito si Duterte, hindi natin makita kung anong ginagawa eh. Sa hating gabi ito nagpe-pressure tsaka sa madaling araw. Anyway, pakinggan natin yung sinabi ng Pangulong Duterte para sa kaalaman ng publiko mga kaibigan. Announce to the people that as of yesterday, last night, there were 34,178 total number of active cases sa COVID. Ang total number of cases, whether active or not, is 47,873. Now, of July, there were fresh cases of 993, and already released because of a negative finding is 547. Cases reported as of last night was 1,540. Ang maganda naman dito, eh, yung recoveries natin, reported as of last night, was 12,383. Ang patay natin is, we compared to those who recovered, it's quite small, 1,309 ang patay. Now, let me stress that whether we open a modified lockdown or we totally open it in wild abandon, kagaya ng Amerika pati Brazil, ang mga presidente doon medyo matatapang. Kung baka may pera, ito si Bolisuro. Medyo may pagka-ano rin, may pagka-Trump. And devil may care attitude. Tayo hoong pobre, we cannot afford really a total epidemic or pandemonium, mahirap tayo. Hindi tayo pwede sumugal. I cannot follow the example of other countries because as the experience have shown as of now, there were a lot of countries also opening up. And first was Japan, then Korea, followed by China and the United States. Now, what really happened in these countries was that although they opened their economy for money to come into the government coffers, ang nangyari is there was a spike. They will have a problem of almost a relapse. Parang relapse in the totality of the number. Iyon ang mahirap. Now, we do not even know
if the number of 34,178 active cases is still a part of the first wave, or have we arrived at the second wave? I don't think so. We are still grappling with the first wave. So, mga kababayan ko, ginusto ko man, ako mismo personal, gusto ko nang lumabas. Ayaw ko nang magpapigil. Eh kung gusto ko nga, magkipag-away na ako. Ang problema is, yun ang gusto ko. Pero ang gusto ko, hindi makapabuti sa ating lahat. And that is true for your choice and my choice. And so we have to be very circumspect in the opening of the economy. Dahan-dahan lang. And if ever there is going to be a spike again, baka marami ang infected or reinfected, at least yung calibrated numbers of people we allow to go out would be still within manageable numbers. Because if we open the entire Philippines and thousands upon thousands of new cases would happen, then we are in deep shit. Talagang mahirapan tayo. Una-una, wala tayong pera. Well, of course, sabi ng mga doktor ngayon, ventilators, yung paggamit niyan is the last option of a person sick with COVID. So there are still many things that can be done. Our doctors have, in the Philippines have, innovated some sort of meeting the crisis halfway. Some have resorted to melatonin, others have, pero yung quinine ay talagang, this was debunked by experts all over the world. It's not really for the use of COVID-19. Now, you want to know the places which have been declared modified or have been changed. But this is a very dynamic thing. It can change every day depending on the numbers. And of course, upon the assessment of our health authorities. So, I'll give the floor to Secretary Doggett to enumerate to you the places that have been modified total noon. Ngayon, makalabas kayo. And who are the sectors of society who would be allowed a little bit of a leeway and elbow room to move? Hindi lahat ito. Sabi ko nga, I'm sorry but I cannot really kumbaga bitawan ko kayo. I will remove the leash yung tali na pakulaan na kayo kasi hindi ko kaya ang the resultant happening or the resultant end game there is too horrible to ponder. I cannot make a guess.
governance is not made of guesses. It has to be anchored on pure science. Kaya naman, malapit na. I'm confident that by our readings of other countries who have much improved their scientific study, I think that by December, meron na hong vaccine, or at least, if not a vaccine, a medicine that could kill the COVID-19. Ako, I won't prepare that we use the medicine to kill, then get the vaccine later on. So, I give the floor to you, sir. Enumerate the yung ano muna, yung in according to their severity, those that are totally locked na, and those already modified, para malaman ng buong Pilipinas. Kayo yung may hawak ng listahan. And it's, I said, a dynamic one. It changes every day. Magandang gabi po, Mr. President, at aking po mga kasamahan sa IATF and Cabinet at kay Senator Bongo. At magandang gabi po sa atin pong mga kababayan. Ngayon pong gabi, ako po'y inatasan ng atin pong mahal na Pangulo na banggitin po ang mga sumusunod na mga lugar na sumasailalim sa ECQ, sa GCQ, at doon po sa tinatawag natin na MGCQ. Yung pong ECQ, ibig po sabihin ito, yung Enhanced Community Quarantine, ito po yung pinakamahigpit na klase ng ating mga restrictions. Ito po yung ipinagbabawal ang paggalaw at ang pagbiyahe ng ating po mga mamamayan, lalong-lalo na po ang mga may edad at may mga kasama po mga tinatawag natin mga sakit katulad ng diabetes, hypertension, asthma at mga iba pa po. Iisa lang po ang lugar na sumasailalim sa ECQ. Ito po ang Cebu City. Ang susunod naman po ang ating general community quarantine. Yes, sir. Can you give us the reason why Cebu City has been placed in that kind of status? Nilagay po natin ang Cebu City under ECQ dahil po sa malaking pagtaas po ng bagong kaso ng COVID-19 at ang kanila pong noong nagpasya ang IATF at inaprubahan po ninyo, Mr. President, ang case doubling time ng Cebu. Ibig po sabihin ng case doubling time ay napaka maiksi po ang panahon, mabilis magdoble ang bilang ng mga kaso. It was below 7. Ayun po, that puts them at high risk. Isa po yun. Pangalawa pong dahilan ay yung tinatawag po natin critical care utilization rate, yung pong mga hospital nila, yung pong kanilang ward beds, yung kanila pong isolation beds, yung kanila pong ICU beds, at saka yung pong mechanical ventilators po nila, mataas po ang kanilang utilization. So ito po ay signal na talagang malawak po ang naapektuhan na mga komunidad with the COVID-19 cases. So, nagpasya po tayo na gawin pong ECQ para nang sa ganon mapigilan, magkaroon part of the containment strategy, Mr. President, para mabawasan ang reported new cases. At ngayon naman po, yun na po nangyayari, Mr. President. Meron po tayong report, but this is with Secretary Roy Simatu. We will get the official report soon, Mr. President. So dalawa lang po yun. Ang kanila pong case doubling time ay masyadong maikse.
less than 7 days that puts them at high risk, and their critical care utilization rate, mataas po ang kanilang paggamit. Ibig sabihin, overwhelmed na po yung kanilang health systems capacity. So, dalawa lang po kung bakit sila inilagay under ECQ. Dahil nga po, yung kaso nila tumalon, Mr. President, masyadong malaki po itinaas. Sir, may I just comment, if you'd allow me? Earlier in the days during the inception of the COVID-19, I had an occasion to observe different places in the Philippines. Sad to say, it is the province where I come from, and that is why I warned the residents there that they should not take it against me. We had all the warnings in place, and the police were very strict. But following the national direction, but it could only arrest so many so much. Ang nahalata ko kasi, sir, Cebu, nonchalant sila during the critical days sa pagputok nito. People were partying, gambling outside of their houses in Talisay, that's in Cebu. Basta para sa kanila, baliwala. And sabi ko nga, kayong mga Cebuano, huwag kayong magalit sa akin. I'm a Cebuano and I have every reason to be concerned about the welfare of the province of my father. Ang sinasabi ko sa inyo, inawarningan ko na kayo noon that you Cebu guys are staking the warnings of the national government nonchalant. Barangway na hitabo, sabi ni saya pa, di mapun mo. Barangway mo to'o. Unya, nakitaan ako, from all indications, gikan sa footage, pakuhaan ako ang kamera sa gobyerno. Aba, wala yun, maragulay, wala warning, wala tanan. And so, muna na ikaroon. Ang akong kuhaan sa inyo, gaya mag-ulo. Dili to sigurong, except those who are really infected because they had to go out, they had to work, or if perchance talagang tinamaan. Ang ayaw ko doon, sir, sa Cebuano, yung mga taong nag-iinuman, nagsusugal pati nagparte. Panghuli lang na sasabihin ko po kung bakit ang Cebu City ay pumasok sa ECQ, nag-escalate to ECQ. Yung particular sa isolation beds po nila, 90.6% ang kanilang utilization, and that puts them at very high risk. At ang kanilang ICU beds, ganun din po, 84.6% ang utilization, high risk din po. Kaya yan po ang dalawang dahilan kung bakit ay ibinalik po natin sila sa ECQ. Ganun pa man, nag-inspect po ang IATF at ang National Task Force with our chief implementer guiding and assisting the chief overseer of the Cebu City pandemic COVID-19 management, si Sec. Roy po. At doon po ay sinabihan po namin ang liderato at ang mga iba pong mga ahensya na talagang paigtingin po nila yung containment strategies po nila, Mr. President. So yung containment strategies, ang nakabaloon po rito ay ang mga sumusunod. Unang-una, ang pinaigting na isolation, detection, isolation of cases, tapos ang contact tracing,
testing and treatment. Ito po ay mariin na sinusunod po ng leadership ng Cebu City. Kaya we will be reporting in the next meeting with you, Mr. President, showing a downward trend in the number of cases. Ngayon po, yung mga ibang mga lugar po, yung mga nakapaloob po sa GCQ or General Community Quarantine ay ang NCR, ang Benguet, ang Cavite, Rizal, Lapu-Lapu City, Mandaue City, Leyte, Ormoc, Southern Leyte, at tatlong lugar po sa Cebu Province, ang Talisay City, ang Minglanilla, at Consolacion. Ang susunod naman po na level, lower level, less restrictive community quarantine, ang tawag po rito, modified general community quarantine with strict local action, at there has to be a localized community quarantine, zoning, strict enforcement of minimum health standards, scaling up of health system capacity such as isolation facilities of overseas Filipinos, the locally stranded individuals, as well as close contacts. The provinces and the regions under NGCQ are the following. For CAR, Cordillera Administrative Region, we have Abra, Baguio City, Ifugao, Caliga. For Region 1, Ilocos Norte, La Union, Pangasinan. Region 2, we have Cagayan and Isabela. Region 3, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Angeles City. For Region 4A, meron po tayong Batangas, Laguna, Quezon, Lucena City. For Region 4B, ito po ang Palawan, Puerto Princesa City. Region 6 po, or Region 5 rather, Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Naga City. Region 6, meron po tayong Capiz, Iloilo, Iloilo City, Negros Occidental, and Bacolod City. For Region 7, kasama po rito ang Cebu Province, ang Bohol, at Negros Oriental. Region 8, Tacloban City, Western Samar. Region 9, Zamboanga City, Zamboanga del Sur. Region 10, Bukidnon, Misamis Occidental, Misamis Oriental. Cagayan de Oro. Region 11, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao City, Davao de Oro. Region 12 po, kasama ang Cotabato, ang South Cotabato. Region 13 or Caraga, Agusan del Norte, and Butuan City. Samantalang po ang Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao or BARM, kasama po ang Lanao del Sur and Maguindanao. Yung pong susunod na kategorya or classification, risk classification ng NGCQ na lower risk po, the rest of the Philippines. Lahat na po ng lugar sa labas po ng akin mga nabanggit sa ECQ, sa GCQ, and the modified GCQ ay nakapaloob po sa tinatawag natin low-risk modified general community quarantine. So, ilan po, Mr. President, ang akin pong naitala ng mga lugar po batay po sa inyong kautusan. Maraming salamat po. So, nandiyan ho yun. The Secretary of Health has given us the places where there are different kinds of quarantine that are being implemented. Again, just because you're allowing some of the sectors of our society to go out and work, it does not follow that COVID is not here. COVID will remain for all time. The only thing that would make it useless, actually, would be the vaccine.
But the vaccine is a antibody produced by the body to fight ibang klase ito galing sa katawan natin. Yung isa naman, kung maaari yung pampatay talaga. But it does not guarantee reinfection or infection. So, I hope that we have satisfied the public of what to obey, what not to obey, when to do it and when not to do it. Now, meron akong ano lang updates na binigay sa akin. Operations of MRT Line 3 will be temporarily suspended for approximately 5 days beginning July 7, 2020. It will only resume at least in limited operations once testing confirms that efficient number of personnel are negative for COVID-3. So we are very careful na pati yung those manning, those equipments there will not jeopardize or put you in jeopardy while riding the trains. There will be a shortage at the beginning, but we will augment it with the number of increased buses using the line. Itong suspension of non-essential travel by Filipinos is now lifted. All exit travel restrictions are also lifted. Conditions for outbound travel of Filipinos. Yung Pilipino na gustong lumabas sa bayan niya, ito lang ang tandaan ninyo. And you can call us again, and we would be happy to repeat it to you again. The conditions for outbound travel of Filipinos are as follows. The submission of confirmed round-trip tickets for those traveling on tourist visas. This is not only a mandate dito sa Pilipinas. Yung mga lugar na puntahan ninyo, interesado rin na pupunta kayo tapos aalis kayo pag panahon na. Adequate travel and health insurance to cover rebooking and accommodation expenses if stranded and hospitalization in case of infection. Medyo mabigat ito. Ewan ko how much should be added to your expenses, but itong insurance, mabigat ito. Na kung while in travel, makasakit ka. Well, the best is Blue Cross, I think. Blue Cross would answer for anything while you are out of the country. Anything at all. You get sick and you can choose even, I think, the hospital that you'd be checking in. Ano ito? But this is a very expensive proposition. Tayo, hindi tayo maka-afford nito. Ano lang. The Blue Cross is almost like a membership. Ito naman, ano lang ito, pangkaraniwan lang sa travel. Allowed entry by the destination country in accordance with travel, health, and quarantine restrictions. Ito nga eh. Kaya hinihingi na dito ngayon. Execution of a declaration acknowledging the risk involved in traveling, including the risk of delay in the return trip. This is so because COVID is still rampaging. Is there anybody who'd like Secretary Galvez? You'd want to say something?
Sir, Mr. President, our phase 2 of the new National Action Plan has been approved by the IATF last Thursday. And in order to address the resurgence of COVID and also make an opening on the economy, we have already formulated the plan. And with your indulgence, sir, we can present it to you, sir. Well, sir, Mr. President, it is my honor to present to you and the public the salient points of the second phase of the National Action Plan, which was approved by the IATF last Thursday. It has three imperatives. The first imperative is the people's compliance and vigilance to the minimum health standard or the principles of people support. One of the major imperatives of the NAP is this changing people mindset that the success of our campaign is basically anchored on the people's support and active participation and vigilance to strictly observe and promote the minimum health standards and disease prevention. As you have said, Mr. President, that we have to concentrate on prevention. Since prevention will not only save more lives, but also save our critical resources. Hindi na tayo, sir, kailangan magkaroon ng extensive na healthcare na pagka once na we have able to prevent it. During the phase 1 of our campaign, Mr. President, we have seen that the areas with unity of command and unity of effort, we were able to manage and contain the spread of the COVID-19. We have models like Davao, Davao City under Mayor Sara, Dakar, Caraga, the NCR, Region 6, Region 8, and Region 1 and 2. Unity of effort and collective leadership are key to our success. Our local leaders should be with us together with the private sector. So yun po ang kailangan po natin, kailangan po magkaisa tayo po. Dahil kasi minsan pagka po hindi nagkakaroon ng pagkakaisa katulad ng nangyari po sa Cebu na nagkaroon po ng hidwaan sa politika, talaga pong minsan po hindi po sumusunod ang mga tao. And lastly, we need the capacity of the national government and the LGUs to address and manage cases in order to minimize the fatality rate and deaths. Sana po, sir, maganda po yung ating healthcare facility dahil po yung ating po nung nagagawa po kami ng tinatawag nating averaging from June 1 to June 30, 11 lang po ang ating average death. Sa ngayon po, sa ating statistics, from July 1 to 6, 6 lang po ang ating deaths. At ayun po ang nakikita po natin na if we address the rate of death, we can open our economy. Yun po ang pinaka-ultimate objective po natin, that we have to manage the death. Like the other countries like Vietnam and also Israel, that we were able to address that. John, and you have something to say? Magandang gabi po, Mr. President. Doon po sa ulat ng ating Secretary Charlie Galvez ay binigyan niya po na emphasis ang role ng ating mga local government units. At handa po yung ating mga governors, mayors, at barangay captains para ipatupad po ang ating second phase ng National Action Plan. Ang ating pong mga local chief executives, ang ating tinatawag na magiging information managers, sila rin po ang crisis managers at sila rin po ang leader to fight COVID-19. At handa na po at makikita po natin sa buong kapuluan na maganda po ang ginagawa ng ating mga local government officials. In fact, ay tumataas po ang rating ng ating mga local chief executives sa performance po nila. Nais ko lang po kayong bigyan ng ulat sa iniatas ninyo sa akin tungkol sa pag-alaga sa ating mga LSI. Ito pong nakaraang weekend ay nagkaroon po tayo ng hatitulong initiative at nagpapasalamat po kami sa PMS, sa office po ni Senator Bongo, ang ating mga government agencies katulad po ng DILG, DMD, DSWD, DOTR, Department of Agriculture, DOH, OWA, DOT,
ang Pasay City LGU, pati po ang PAGCOR, ang League of Municipalities of the Philippines sa pangunguna ni Mayor Chavit Singson. Sa dalawang araw na po ito, July 4 and July 5, ay nakapaghatid tayo ng mga LSI sa iba't ibang region, mula po sa CAR, Region 1, Region 2, Region 3, Region 7 sa Bohol po specifically, sa Mimaropa, Region 10, Region 11, Region 9, Region 12. At sa buong weekend po na ito, ay gumamit tayo ng 92 buses, isa pong barko at isang PNR train. Nakapagatid tayo ng 4,180 LSIs. Ito po ay part 1 lang sapagkat habang nag-uusap po kami ni Senator Bongo, meron po tayong gagawin uli na another hatitulong program. Maaaring ito po ay sa last week po ng July, kapag po natapos na rin yung mga naka-quarantine sa ngayon, bunga ng mga inihatid nating LSI. At katulad po ng sinabi ninyo, wala pong LSI na matutulog sa kalsada. Lahat po ito ay kinukuha natin at dinadala po natin sa ating mga maayos na lugar. Dito po sa Villamore Air Base Elementary School, sa Philippine Army Wellness Center. Dito po sa isang part ng Libingan ng Bayani, sa MP Battalion, sa Philippine Ports Authority, pati po sa NAIA Terminal 3 at NAIA Terminal 2. Sa July 6 at July 7, naulat po natin, meron tayong 5,296 LSI. Ang 3,820 ay naispasakay na po natin sa mga eroplano at barko. Kaya ang natitira na lang po ay 1,476. At ito po ay inaaruga natin at binibigyan po natin ng pagkain at maayos na tutulugan. Ito po yung mga merong mga tickets na stranded. Yung pong mga dumarating na walang ticket at wala pong kasiguraduhang makakasakay dahil walang ticket, inihatid po ng ating kapulisan ito sa kanilang mga bahay at kinukuha po yung kanilang contact number para po sa susunod na hatid tulong program ay sila po yung priority para po maihatid natin sa kanilang pupuntang probinsya. So ito po yung ating tulong sa LSI sa base na rin po sa inyong pinag-uutos. Doon naman po sa ating update sa mga ating kinasuhan para po sigurado na walang mag-aabuso ng mga lokal na opisyal. Sa barangay officials po ay meron tayong 182 admin cases. Doon po naman sa mga mayors na binigyan natin ng SOCOS orders dahil hindi po na ipamahagi ng maayos yung sa first trans, ay ang 11 po ay nai-refer na natin sa ombudsman. Sa criminal cases naman po ay out of the complaints from 596 citizens ay meron pong 886 suspects na mga local government officials, 364 ang elected at ang natira po ay mga appointed, at meron na pong 195 cases na naipile sa fiscal office. Ito po ay tuloy-tuloy, kasama na rin po yung mga pasaway na gumawa ng violations dito sa Cebu City habang ito po ay nag-ECQ, katulad po nung pagkakandak ng piyesta, pagsusugal, at saka pagpuprosesyon. Ito po ay gagawin natin sapagkat kailangan po talagang sumunod ang ating mga kababayan sa ating sinasabing minimum health standards. Ito po talaga ang susi para maiwasan na ang contamination. At hinikayat din po natin ang ating mga mayors na magpasa ng ordinansa para pare-parehas po yung pagpapatupad na ang lahat ng violators ay dapat po ay maparusahan ng pagkakulong para ito po magtindi, magsilbing aral at huwag nang magbabiolate. Kung ang lahat po ng ating kababayan ay nagsusot ng mask, nag-o-observe ng physical distancing at naghuhugas ng kamay, may iwasan na po ang paglaganap ng COVID virus 19. Yan lang po, Mr. President. Maraming pong salamat. Thank you. Well done. John Lorenzana, you have something to say before we call to wrap up the
Update lang po, Mr. President, dun sa ating pinagkakaabalahan ngayon, yung mga bumabalik mga Pilipinos. Yung una po ay yung mga returning overseas Filipinos na yung bumabalik na rito. Sa kasalukuyan ay meron na tayong naibalik sa mga probinsya nila na 48,099. By land transport is 19,791. Yung air transport naman 23,899. At saka sa barko 4,499. Yun naman sa ating mga overseas Filipinos, yung dumarating galing sa ibang bansa na nawalan ng trabaho, ay sa ngayon meron tayong naibalik sa mga probinsya na 75,895. So wala na po tayong mga backlog ngayon. Ngayon po ang data ngayon itong araw na ito. Nabanggit na po ni Secretary Anyo yung LSIs at saka yung balik tulong. Isa na lang po aking babanggitin yung mga Pilipinos na nasa Sabah na gustong ibalik na ng Malaysia sa atin. Ang bilang po noon, ang total bilang ay mahigit pong 5,000. Yung unang batch po ay dumating na noong Sabado. Magpunta kami doon ni Secretary Galvez at saka si Secretary Roque. Pagkatapos po natin manggaling sa Zamboanga, kanambagahan nagpunta kami doon. Yung first batch ay 395 Pilipinos. Karamihan po ito ay taga Bungaw, Tawi-Tawi. So ito pong barko natin na pumupunta ng Sabah ay every 2 weeks ay magkakakot nitong mga Pilipino na to. Karamihan po sa kanila ay Tawi-Tawi, Basilan, tsaka Zamboanga at saka yung iba naman sa ibang mga lugar. Nakausap na po namin yung mga provincial government na tanggapin nila itong mga tao ito dahil sila po ay COVID-free na. Bago sila umalis sa Malaysia ay na-testing na sila doon sa pamamagitan na binayaran na lang DOH yung kanilang testing doon. Lahat po itong 395 na umalis at dumating noong Sabado ay COVID-free sa testing po. Yun lang po, Mr. President. Thank you. Thank you. You might wrap up the today's session with the yung ano sa task force, the different or matters that you took up for the rest of the week. Yes, sir. Dalawang bagay lang po. Kasabay po ng ating part 2 ng ating plan of action, magkakaroon po tayo ng major change also in our communication. Sinimulan niyo po ngayon dahil ang binasa niyo po ngayon ay yung active cases. Kabahagi po yan ng ating bagong strategiya sa ating communication. Ang communication po natin ay marami na tayong natututunan tungkol dito sa sakit po ng COVID-19. Gagamitin natin yung natutunan natin para mapapagal pa po ang pagkalat ng sakit at gagamitin po natin ito, gagawin natin ito dahil kinakailangan nga pong mabukas na ekonomiya. So habang nagbubukas po tayo ng ekonomiya, palalakasin pa po natin ang T3, ang testing, tracing at treatment. Puprotektahan po natin ang vulnerables dahil yan naman po ang natutunan natin sa mga ibang bansa. Karamihan ang namamatay ay mga senior citizen, mga buntis at mga sakit. At papapatuloy po natin ang localized and granular lockdowns. Now, pagdating po sa communication, yung ginawa po ninyo, nauna na po ang PMS, na implement na po nila, pwede ba akong pakita natin yung aking slides ngayon? Ito po yung slides na ginamit natin kanina for the first time sa ating press briefing. Mapapansin nyo po, bago na rin po yung ating, hindi po yan yung COVID-19 updates. Sa COVID-19 updates, yung kakalipat ko lang, yung finorward po natin sa hindi po yan, back pa. Sa una po, yung COVID-19. Makikita nyo po sa COVID-19, yan yung unang-unang part. Yan. So actually po, yung binasa nyo po kanina is 32,845 active cases. So actually, in-implement na po ng PMS. Kaya po natin sinasabi na active cases kasi baliwala na naman yung mga hindi aktibong cases. Talaga pong tataas at tataas ang numero habang wala pong bakuna, habang walang sakit. Pero ang importante po, malaman natin kung ilan ang active cases.
Sa susunod na slide po, makikita natin yung recoveries kaagad. Napakataas po ng recoveries, 12,185. At binibigyan po natin ng emphasis na ang deaths ay pakunti po ng pakunti, 1,303. Susunod na slide po, magpapakita na, in fact, ito po yung tinatawag natin positivity rate. Yung kada 100 na taong tinetesting, ilan ang merong sakit na positive sila, ang bansa po natin ay 7% lamang. Ang benchmark po ng World Health Organization ay 10%. So we are well within po the benchmark. Tapos ipapakita po natin yung mga datos na nagpapakita na epektibo naman po ang ginagawa natin laban sa COVID-19. Ang pinaka-importante po, ito pong graph nito, itong ating mortality rate na nagpapakita naman po talaga na patuloy po bumababa. Sa katunayan po, ang ating mortality rate ngayon ay 2.9%, 1,290 as of July 5 ang ating death rate. Pero ang global average po ay 5.5%. So halos kalahati po tayo ng worldwide average. Pagkatapos po, i-remind natin yung taong bayan na kung hindi po tayo nag-lockdown, hindi tayo gumawa ng lahat ng hakbang, ang estimate po ng UP, kung hindi tayo nag-ECQ, eh meron na po sana ng 3,600,000 na katao na nagkasakit. So bagamat tumataas po ang numero na nasa 40,000 plus tayo, kung hindi po tayo gumalaw ng maaga, 3.6 million po ang dapat na nagkasakit. And then, ito naman po yung mga na naging gains natin dahil nga nagsarado tayo, napainting natin yung ating lab testing capacity noong Marso 2000. Ngayon po, July 5, meron tayong 74,304 lab testing capacity, no? And so pataas po, at ito po yung to dispel doubts na nagkukulang na po tayo ng hospital, no? Yung mga hospital beds na kumakalak na fake news. Ito po yung mga quarantine beds. Ang makikita po natin, yung dark blue, yan po yung mga okupado. Yung light blue po, yan po yung mga bakante. At yung gray, yan po yung tinatawag na unreported. Ibig sabihin, pwede pa pong lagyan niya ng pasyente kung kinakailangan. At makikita natin doon sa mga graphs na yon na ang ating ang quarantine bed capacity po natin, wala pa pong kalahati. Ibig sabihin, habang nagbubukas po tayo ng ekonomiya, meron tayong sapat na quarantine bed sa paglalagyan ng mga magkakasakit. Pagkatapos po, yung ating PPEs, end of April, 1 million, end of June, na-triple na po natin at 3 million. Yung ating sa NCR po, kasi sa NCR po kumalak yung fake news na wala na pong bed capacity, kinakabusa po kayo ni Dr. Sammy Ang, kasi naging viral yung kanyang memo na for internal use only. Ang sabi lang niya, napuno na yung 30% bed capacity allotted for COVID patients. Ang lumabas sa dyaryo, punong-puno na raw ang Chinese General Hospital, na hindi naman po totoo. So ang sa NCR po, 28,000 na ating hospital bed capacity. Ang allotted po sa COVID-19 na dapat 30% ay 8,400, pero ang occupied naman po para ng COVID patients ngayon ay 3,602 lamang. So malaki pa po, halos mahigit pa kalahati yung ating bed capacity para sa COVID. At ito naman po yung quarantine facility beds. Ganun din po, no? Gaya nung isang pinakita natin, wala pa po sa one-third ang okupado. Meron pa po tayong 72% available. Ang mensahe po natin, kaya tayo nag-ECQ, hinandaan po natin, pinalakas po natin yung health system natin para pagbukas ng ekonomiya, maaalagaan po natin yung mga magkakasakit na critical at severe. Pero ang trend nga po, wala pa pong 0.6 ang severe at critical na nagkakasakit. So habang ang tao naman po ay nag-observe ng minimum health standards, so yung social distancing, wearing of mask, nag-expand ng testing at nag-localize sa targeting, pwede na po natin buksan ang ating ekonomiya. Well, ito nga po yung bagong thrust ng ating communication plan at kayo po ang number one communication na tool ng buong Pilipinas. As we open the economy, ang responsibilidad po ay mas malaki na ngayon sa mga LGUs dahil nga po sa localized lockdown, sa mga kumpanya na pangalagaan yung kanilang mga empleyado, at sa individual dahil sa pagsusuot ng mask, paghuhugas ng kamay at pagsusocial distancing. Yan po talaga ang sandata natin laban sa COVID-19. Ang statistics po, ang pagsusuot ng mask, it can lower the probability of acquiring the disease by 85%. Ang social distancing po, it can reduce the probability by as much as 80%. So,
ang balita po natin talaga is tumataas ang kaso. Ito po expected habang walang bakuna. Pinaghandaan po natin to. Sapat-sapat po ang ating mga kama para sa mga magkakasakit. Pero dahil meron tayong sandata laban sa COVID-19, po pwede na natin buksan ang ekonomiya at magkaroon ng hanap buhay ang lahat. Yun lang po. Thank you. You know, I'd like to thank everybody sa itong ating gobyerno. The gobyerno that's really the cabinet members working for the prompt response that you undertook to alleviate the plight of the stranded Filipinos. Nakakaawa talaga, and it took you just about 2 days to solve the problem. I'd like also to thank Secretary Tugane for his fast action. Alam mo, yan lang ang maibigay natin sa tao, yung hindi masyado mahirapan ang mamamayan. And whenever there is a problem, that we try to solve it as fast as can ever be done. Maraming akong nakita doon sa trabaho ninyo, and I cannot thank you individually now, but maybe someday in the fullness of God's time, mawala na ito. So we're just waiting for the vaccines and of course whatever there is that will hit the market before the end of the year. Sana mawala na ito. Double hit tayo eh. We were hit double whammy. It concerned the health of the nation, pati yung ekonomiya. And the only consolation is that we are not the only one. Of course, the rich nation are better off. But at least tayo were able to stop the rampaging COVID on its tracks with our timely intervention, government, especially the medical workers. So maraming salamat sa inyong lahat. Now, if there are no other matters, urgent matters affecting the well, let me just give a few words about the terrorism law. Ito kasi yung mga left, pati itong komunista, they think that we are always thinking of them. They don't even know that we are also thinking of other matters. As a matter of fact, they are the least that we are spending our time. Itong komunista, whatever be the fortune or misfortune of that law now, I'm sure it will be challenged before the Supreme Court. Sana yung the much needed legal weapons that we need to fight terrorism. Kasi ang terrorism ho, hindi ito isang dalawang putok. As what happened in Mindanao and in other places, mostly in Mindanao, ang ginagamit kasi nito nila, bomba. At ang bomba niyan, lahat na sa simbahan may tama o may bukol.
Yun nga ang problema niyan. Hindi nila alam, they think that they are a different breed. They would like to be treated with another set of law. When as a matter of fact, they are terrorists. They are terrorists because I finally declared them to be one. Why? Because I spent most of my days as president trying to figure out and connect with them on how we can arrive at a peaceful solution. Wala namang gustong may gera. Ako ayaw ko, lalo na ako, kilala ko sila, kilala ako. And it was a good rapport while it lasted. Yung na-presidente na ako, no, iba na lang istorya. Simply because in the ladder of priority, the highest sa akin would be the security of the state. Pero noong panahon ng politika, well, boto yan eh, bilangan ng boto. Naturally, you cultivate friendship with everybody. But there is always a time to be friendly and a time just to be firm. And I did my very best to produce something for the country. But unfortunately, I would not be blaming anybody now unless they would start to blame me again so that I can also blame them. Eh, wala talaga nangyari. And for the law-abiding citizen of this country, I am addressing you with all sincerity. Huwag ho kayong matakot kung hindi ka terorista. Kung hindi ka naman na sisirain mo ang gobyerno, pasabugin mo ang simbahan, pasabugin mo yung public utilities, pasabugin mo yung, well, just to derail para matumba na tuloy ang bayan. Problem is, ang demokrasya kasi election. However fractured you may say, ang ating demokrasya, or a little bit shaky. We had an election. It was a clean one. I can guarantee you, I was a participant of that election. We did our very best to present to the public. We did not commit any... Wala mangyari na masama. Wala namang problema. Pero once you blow up simbahan, blow up mo yung marketplace, sino bang... So the right to defend itself accrues to the government heavily. Na ngayon sabi ko nga, sabi na Duterte, patay dito, patay doon. Totoo. Pag pinatay mo ang mga tao, papatayin talaga kita. Anak ka ng... Ipusta mo yan saan? Pusta mo sa libingan ng tatay pati nanay mo. If you do that to the people, if you kill them wantonly, then I will take it as a right to kill you. Ano ba may problema rin yung kill? Ngayon, kung magsulat ka lang dyan, kung ano-anong pinagsusulat ninyo all those years, I never filed the case, even during the mayor. Wala, hindi ako dumarimanda. I just take it as, because that is what my father said. And it was succinctly uttered once by General Lorenzano when he was still active. Dito sa gobyerno, pilde ang maglagot. Kaya yan, kung magbasa ka, kaya huwag ako nagbasa ng mahusay magsulat, para sa akin, bugok ka. Hindi ako nagbasa. I do not read yung sa briefer nito meron.
article about mga rappler, skip ko yan. I do not, and the one who gave me that advice early on, when I became mayor, was Mayor Elias Lopez. It's 2 o'clock. He was the ex-mayor at the time. He said, I'll give you one good advice and remember this until you die as a politician. Huwag kang magbasa ng mga locals. Huwag kang makinig niyan sa ano. They are no better off. Malayo yan sa iyo. Kaya ganun yan sila. Kasi wala nang magawa sa buhay nila. Hanggang dyan lang yan sila. Ito, kita mo. Kita mo kung ano nangyari dyan sa mga bright girls. Eh, nakakaso. Akala nila they can violate the law in wild abandon. Hanggang dyan lang yan. Totoo nga. Kaya ako hindi ko talaga. Kaya ako. Ayaw ko. Kaya wala akong sabi na may sinabi na basta mo ba yung ano ako? Maganda hindi. Kung hindi maganda para sa akin, wag na. You're wasting your time. Hindi na kaya bilhin. Matanda na eh. Alam mo bakit? Bigyan mo ako ng ilan? Isang truck na pera? Anong gawain ko sa pera? Sige nga. Sa tanda ko, I hate to travel. You travel, you get COVID. Ayan ko ba rin mga koleksyon, mga rare, antique, gano'n. Pero yung military hardware, wala ako. Hindi ako mahiling ng... Yung mga hobby-hobby lang. Travel, I cannot travel anymore. Yan na, totoo yan. Wala na yan sa amin. Del Galvez, General Lorenzana, tapos na, they have served the country and they're still serving the country. Why would they destroy their name? Pumakano ba? Kickback. May kickback mo na 50 million? Kung sabi ka na may 200 million na kickback, aywan ko. Pero, huwag kayong maniwala. Yan yung mga madudumi yung isip. Yung kagad nagre-react. Kung hindi nila naalaman na pagsabi may price difference, tignan mo muna yung history. So because then, if you judge us the way, then one of these days, we will also judge you in the same way and with more ferocity. And it will come. It will come. Tayo mga politiko, it will come. Just be careful. Eh ako, meron ba rin akong mga, not the dossier, but I have some folders in me given all throughout the years. You will have a dose of your own medicine. One of these. I'm not threatening you. Go ahead and expose anything about corruption in this government. Sabi ko sa iyo, kung maraming malaki, mag-resign ako. Si Risa is a fraud. Maniwala kayo. Well, give us time. Too early for you to enjoy yung mga award mo. You are a fraud. Actually, you know, we are just compiling at this stage. And someday, in bold letters, we will show your incongruity. You are a fraud. So, yan lang ang masabi ko. Total, wala naman akong hinihingi sa inyo.
I'm not asking for any political voto. Wala na. All I'm asking is that you obey government, because government is very much interested that you don't get sick, or if you get sick, that you get well and live to grow, to see your children grow and your grandchildren to love. Ganun lang yan. So with that, I have to say to the Filipino people, huwag po kayong nagtatrabaho lang po kami talaga. And if you want us to do more, we will. Tell us what to do. If we cannot do it, we will tell you why we cannot do it. But if we can, gagawin namin. Salamat po. Ayan. Okay. Ah, nakita niya na, paliwalag ng Pangulo. Galit na naman. Ah, in deep shit na. Eh, itong si Duterte, mga kaibigan, wala itong hindi uso sa kanyang pagiging statesman. Ah, kung anong lumabas na bibig niya, yun na yun. Ah, hindi katulad ng mga nakaraang presidente. Ah, talagang kagalang-galang. Di ba? Eh, pero ganyan si Duterte, so binoto nyo, tanggapin nyo, yun talaga siya yun. Yun ang kanyang natural. Kagalang-galang din naman ang Pangulong Duterte. Diba? Kahit na puro pagmumura lumalabas, so minsan ay kabastusan sa kanyang bunganga, eh siya ang Pangulo, eh siya ay kagalang-galang at siya ang nanalo. Alright, wala na kaming oras mga kaibigan. Ah, nasa harapan ko na yung aking technical director. At napakadumi ng kanyang computer sa likod. Hanggang sa susunod na bukas, alas ito po lamang, kasama ang aking technical director na si Reynald Ong, ang number one fan ni Ivan Alawi. Pag nag-propose sa kanya si Ivan, ang pangalan, Ivana. Reynald, sweetheart, will you marry me? Ay! Kinikilig-kilig na naman ito pag napapakinggan yung pangalan ni Ivana Alawi. Ah, sexy na, maganda pa. Ah, rich girl pa. Ah, imported pa. mga kaibigan, hanggang sa susunod na bukas. Alasito. At kasama ko si Technical Director Renlo. I love you. Especially ni Mayor Benkley Mako, ikontodo di ilang mga councilors and the rest of the staff, especially men at the men, kung natin may hada si Attorney Kenneth Valdua, kung natin mga aki na gaysaw and mga barangay officials headed by the OIC, si Sister Corazon, and also the rest of the kagawas. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Mayor Bintao, Mayor Beng.
ay naabot jud ang Naval. Sa panahon sa kalisod makatabang na jud ni para kanato. Okay? Akel, amo si Mayor Beng. Thank you kayo. Tarindi kami miles di gracia por causa con el ayuda kaya dali to ating nabarangay ni Komo. Gracia. Salamat po ba po nakadawat ni aning dugas. Isa pa nyo. Gulay. May nalang mo. Makatabang sa kalisod. Makatabang sa kalisod. Salamat, Mayor Beng. Salamat kayo. Yun ay. Mangutan ako nimo nganong imong giuli kaning hinabang aghatag nimo kaatuang gobyerno. Oo, kay ang istorya's magpanghuwa sa ngalan dito ingon man sila nga ang ihatag ka bugas pananglitan isa mo kabalay dito sa inyong hangipuyan din pananglitan dayon tulo duha ka tao ang nagpuyo dito pamilya ba isa lang akong mudawat muna ako nang gihatag ang ibalik sa taong bugas na dito para konsumi sila ko baka na pedagan dito nagkinhanglan baka mahatag sa ilaha. So dagan salamat kayo na tungod kay Anis kayo ka nagdubli na ang imong gidawat imong gibilin imong gihatag balik. So Mayor Beng STL doble ya recibi na unkasa dosila ya recibi so pinsabi dali to rimo honest amin le ya devolvele ka natun el unsa to gracias Mayor Beng. Salamat talaga sa tulong sa kanyang tulong sa bigat na karating na dito sa barangay Tagasiray Litakong sa Litakong. Thank you. Hindi, oh, thank you very much, Mayor Beng. Ayo na karamon na Ros. Sikul, sikul. Sikul sa Mayor. Magsikul lang, Mayor. Ayan, magsikul. Kami tatabangan din ha government na magsuporto ha. Salamat kan Beng namin nakadihil siya kamo tatabangan na magsuporto. Salamat. Yol ex kapitan na pilak term? Si, si, si. Si. Pwede habla. Gracias kaya pwede i-dap ka namon. Talikumigo at sabi mga bibin tadi ako ben alegre kayo pre dali senior kanamon ayo damat kin aros at sa mga gulay si. Sabi ko ara kay lockdown no padot kami ng mga hente si. Gracias siya po dele ayuda ko at tinatagiti at tabi na yung mga hente ako pasapasa kong yun ako dali pa bon min kay tadali ni senior ara aros pasapasa klase na ben alegre gracias siya kay dali ka naman tormento at may patrabaho at gracias sir gracias sir mambe kaya kaya lang sa mga araw na parang tormento at pagkita thank you ay actually yan ano pa may inantis yan try yung mga 3 ano per cups del ano de rice cooker bonito ele oloroso siguro ano tamira pure ele daw Princess Bea, pero nung pwede tayo abel abajo, sir, kasi insima pa lang kami sa kanak. Si Era Ohala, si Akel, arriba, hasta el abajo, igual. Thank you, gayon. Ay, pwede klase el aros ka na. Patecho na tayo mga gulay, de lahat tayo recipe kami. Pidi lang kami gracias, kay maskin pakilaya, yaliga ka na muna el ayuda, e pwede kami recipe el ayuda de gobyerno ka na. Bonito, master ko sa Manada, yase ko sa hindi lang aki ka namun, na di amun din yung mga pamilya kami. Tapi di kami gracias ko nil di atong gobyerno. Pidi kami gracias, sir, kasi ating pwede dali ka lang. Sabroso, sir, el arroz. Ya, si. Kasi nga dahil kami kabar, el mga akin ilang tao, ya amun yung kami akita na. Kita kami gracias, guys, sir. Ya, pwede extend ka namun ayuda, sir. Ohala pa ira, sir, si Jenny, patay. Sir, tatong mapagat yung maintenance. So, oh, hala pero si Ma'am Beng, pwede pa rin ka na mag-attendin makikita mo doon. One meter. Malinya. Gracias, Gayot. Grande, gracias. Thank you talaga. Gracias, Gayot. Ya, dali ka namon. Arroz at tin, at itakul. Thank you.
At ito ngayon ang daging kayong salamat. Kay ilan na dyan kabulan. Dili tanan na nakadawat sa sap o buban nga ayuda. Pero sa pagkakaroon nakita na ako murag diri dapitat, murag tanan dyan makadawat. Ako dyan kayong tabang ang sakatapong bugas. At least, unan na lang yung laon-laon sa tao. Gumana na. Dagan kayong salamat, Mayor. Kay kumudyong nakita ang sitwasyon nga naglisod dyan ang mga tao sa pag-abot sa pagkaon. Tarong panahon na. Mapanya, matagaan yung tanan, makapod yun. Pero tanan yung dili magutman.